Alright, welcome to JVM Lecture Series. And ang pag-uusapan natin ngayon is yung unsymmetrical parabolic curves. Ano po ba yung unsymmetrical parabolic curve? I-drawing nga natin yun, no? Halimbawa, you have a parabolic curve from PC to PT. At syempre class, yan ay merong mga tangent grades, no? Sabihin natin, ito yung G1, ito yung G sub 2. If you're going to draw a vertical line mula doon sa intersection ng grades, yung height mula dito hanggang dito, sabihin natin H, ito, H pa rin to. Kaya lang, hindi tulad sa symmetrical parabolic curve, yung length mula PC hanggang dito sa line na to, sabihin natin L1, at mula dito hanggang sa PT, ay hindi po pareho. Kasi sa symmetrical parabolic curve, pareho yan eh. L over 2 lang yan eh. Dito hindi. Yun ang pagkaiba nila. At siya nga pala, para makakita niyo yung idea, ang unsymmetrical parabolic curve, kahawig ng konsepto ng compound curve. Pag nakakita kayo ng compound curve, yun yung curve na magkaiba yung curvature. Kaya nga magkaiba yung radius niyan. Pero meron din siyang common tangent. So dito, ganun din. May common tangent din tayo. Yung common tangent na tinatawag ko is yung tangent line doon sa connection ng L1 and L2. So, let me call it G sub 3. Sa madaling salita class, dahil hindi pareho, ibig sabihin, pag ginrap mo yung grade diagram from G1 to G3, ito yung graph ng grade diagram dito sa L1. Pero pagdating doon sa graph ng grade diagram dito sa L2, hindi po siya pareho ng slope. Magkaiba yung slope ng grade diagram dito, tsaka doon. Sa symmetrical parabolic curve, isang diretso lang, from PC to PT. Ito hindi, mapuputol siya. Paano po ba mag-solve ng mga problem dito? So, syempre, mahirap paliwanag yan kung walang problem. An 8% ascending grade at PC intersects the 5% grade at PT. It is desired to construct an unsymmetrical curve such that the length of the side of the back tangent is 50 meter and the length of the side of forward tangent is 70 meter. The stationing and elevation of the intersection of grades at PC and PT are 12 plus 100 and 30 meter respectively. Determine the value of common grade and determine also the stationing and elevation of the highest point. So, i-drawing muna natin yung given dito sa whiteboard. Okay, so ito yung ating figure. Sabi dito, yung length daw sa side ng back tangent ay 50 meters. So, ito yon yung nakakabit doon o malapit sa side ng PC. Kaya etong L1 mo dito, 50 meters. Okay, etong L2 naman is 70 meters. Okay, the first question is the value of the common grade. So, yung G3 dito. So, ngayon, hindi ko alam kung positive talaga yan o negative, di ba? Bibigyan ko kayo ng isang formula na pwede nyo magamit dito sa unsymmetrical parabolic curve. So, ano yun, sir? Hindi ko napatagalin. Tatandaan nyo lang, yung change of grade dito sa curve na to at L sub 1, multiply by the length ng side na to is always equal to the change in grade dito sa side na to, L sub 2, times the length. Hindi ka malilito kasi pareho lang, oh, multiply lang pareho, change of grade dito, tapos change of grade doon. Pagka ginamit mo itong formula na to, algebraic to, anong ibig ko sabihin? Gawin natin in terms of decimal para pag nag-graph tayo ng ano ng grade diagram naka-decimal form tayo, no? Hindi mo alam yung G3. So paano ba yung change? When you say change, that is final value minus initial. Eh di ba sanay naman tayo sa math na kapag halimbawa ito yung pinag-uusapan natin, yung final is yung nasa right side, yung initial yung nasa left side because positive to the right ang convention natin sa mathematics eh, no? Even dito. So, ngayon, if you want to get the change of grade dito sa portion na to, just subtract the grade of this and this one. So, ito, dahil unknown to, let it be a variable. So, that would be G sub 3 minus to. This is positive. Ito, negative 5%. So, pati yung tamang sign, ilagay mo. So, halimbawa, ito, G3. G3 minus positive 0.08. I-decimal na natin, no?
multiply mo lang sa length, which is equal to 50 meters. Equate natin. Dito naman, how do you get naman the change of grade? O, ito. Kung ito pinag-uusapan natin, ito yung final, ito yung initial. So, isama mo pati sign. So, that is negative 0.05 minus kung ano man tong G3 na to na hindi natin alam. Tapos, multiply mo sa, wait lang, lagay natin dito ha, para magkasya. Ayan, ito yung equation natin, no? Tapos, solving it. Nung sinolve natin sa calculator, ang lumabas na sagot ay 0.00417. Positive. Okay, importante yung sign na para ma-graph mo ng tama yung grade diagram. So, bueno, ano na yung magiging itsura ng grade diagram natin? Tignan nyo, dito sa PC, ang graph natin is positive 0.08. Dito naman sa G3, ang lumabas sa sagot ay positive 0.00417. So, lagay natin. So, ibig sabihin mga kaibigan, dito sa length 1 na to, ang itsura ng grade diagram, isang linya yan dito sa side ng back tangent. Ganito yung magiging itsura ng grade diagram mo dito sa kaliwa. Dito naman, linear pa rin naman yan. O, alam mo naman, plus, na ang G2 negative 0.05. So, ibig sabihin, pagka-ginraph mo yan, paganito. Yan po yung itsura ng grade diagram ng unsymmetrical parabolic curve. Next, we are asked to find the stationing and the elevation of the highest point. So, the highest point, again, is the one na may zero yung grade. So, obviously, nasan ba sa grade diagram yung zero yung grade? Diba ito? Kaya nasa L2 yung highest point. So, hanapin mo lang yun kung nasan yan dito. Para malaman mo yung distansya niya mula sa PC. Pero, kunin muna natin yung mga detalye dito sa PC. Alam naman natin yung detalye dito sa intersection, no? Kagaya ng ginawa natin noon, gawa ulit tayo ng right triangle. Para makuha ito, multiply mo lang yung slope na 0.08 doon sa horizontal projection na 50 meters. For 0.08 times 50 is equal to 4 meters. Hindi, ang elevation dito is, yung elevation ng PC is 26 meters. Yan yung elevation, no? Tapos, yung stationing ng PC, 12 plus 100 minus mo yung 50. 12 plus 050. That is so easy. Ano ang susunod natin gawin? Kuhanin natin yung stationing ng highest point. So, ganitong gawin nyo para hindi kayo mahirapan. Para hindi na kayo mag-ratio and proportion dito, labas natin yung calculator natin. You press mode, tapos number 3, tapos number 2. Okay, so ito at 0, that is, ayan, ito yung i-graph natin. Kaya ito muna yung reference natin. So, ang magiging points natin, 0 at saka 70. So, ngayon, ang grade dito sa una is positive 0.00417. Yung isa naman is negative 0.05. Press AC. 0, shift, start, number 5, number 4. Ayan, exact. So, that is 5.389. So, ibig sabihin ito, 5.389. meter. Tapos ito, alam natin that this one is 50 meters. Makukuha na natin yung stationing ngayon ng highest point. Napakadali. 12 plus 050 plus 50. O, yun pala. Teka lang, no? Para mas madali. Pwede palang 12 plus 100 na lang plus 5.389. Diba? So, the stationing of the highest point is simply 12 plus 105 0.389. And next thing is kuhanin mo daw yung elevation ng highest points. Yung change in elevation from any two points is it's always the area between the grade diagram and the x-axis. So, para makuha mo yung change in elevation mula sa PC hanggang dito sa highest point, kukuhanin mo lang tong area na to, lahat-lahat. So, gawin mo, pag-iwalayin mo, kunin mo muna tong area na to. Ano yung area dito? So, lagyan natin dito. Di ba yan high? 1 half positive 0.08 plus 0.00417 multiply by 50.
2.10. Ngayon, para makuha mo to, pwede ka din naman mag-integrate. Pero suggestion ko, dahil din drawing mo na rin naman ito, no? Eh, tas triangle lang naman, ganito na lang, 1/2 times 0.00417 multiplied by 5.389. That is 0.011. Malapit na rin naman dito sa 12 plus 100, no? Therefore, the elevation of the highest point is simply elevation sa PC, which is 26 plus 2.10 meter. Yan, meter yan, no? Plus 0.011 meter. Okay, so therefore, the answer is equal to 28.11 meters. So, ito po yung elevation ng highest point. O, di ba? Ang dali lang ng unsymmetrical, ganun lang, intindihin nyo lang to, no? Tapos, huwag nyo kakalimutan yung formula na changing grade, change in grade times the length is equal to change in grade times the length. So, saan galing yun formula na yun? Sa geometry din nito, kaya lang hindi ko na-derive kasi alam ko naman mas gusto nyong malaman kung paano ina-apply yung mga formula kaysa yung pag-derive nito para may apply nyo sa mga exam ninyo, lalo na sa board exam. Okay, let's read it. The grade at PC is negative 5% and the grade at PT is positive 8%. It is desired to construct an unsymmetrical parabolic curve between PC and PT such that the length of curve on the side of back tangent is 50 meter. The stationing of PC is 12 plus 150 with elevation of 10 meter. Upon surveying the road site, the surveyors encounter a petroleum pipeline at station 12 plus 170 with its top elevation of 7.4 meter. The pipeline requires 2 meter cover in order to protect it from the vehicle impact. Determine the total length of unsymmetrical parabolic curve. So ngayon ganito, ang tinatanong dito sa problem nito yung total length. So ilagay muna natin itong mga given sa ating whiteboard. So ito yung figure natin. Ito yung stationing at saka yung elevation ng PC. These are the grades and at PC and PT. So definitely, kukuhanin natin ano yung L2. So sir, hindi ang dali lang yan. Pwede ba nating i-apply directly yung sinabi niyong formula na change in grade sa L1 times L1 is equal to the change in grade sa L2 times L2? Okay, hindi mo basta pwedeng magamit yan para ma-solve itong L2. Why? Kasi, di ba change of grade, edi dapat may value ka ng ano dito, G3. Kasi ano yan eh, di ba sa change in grade sa left side, that is G3 minus G1 times L1. Tapos ito, that is G2 minus G3 times L2. So, kita nyo naman guys, dahil hindi mo alam yung value ng G3, hindi mo basta makuha yung L2, gamit ito. So, anong gagawin natin? Paglaruan natin yung given. At saka syempre class, huwag nyong kakalimutan yung grade diagram. Doon kayo lagi magsimula sa grade diagram. Also, let us talk about some other given na binigay. Ngayon, sabi kasi dito sa given na to, yung mga road surveyor daw ay naka-encounter ng petroleum pipeline, which is, according to the given, it is located at 12 plus 170 na yung top elevation niya, ito, is equal to 7.4 meters. Ngayon class, let us magnify this part of the figure. So kung titignan nyo yan, ganito. And then, ito yung ating petroleum pipeline. Ngayon, sinabi dito na yung top elevation niya is located 7.4 meter. And kailangan natin ng 2 meter cover. So, yung cover na yun yung lupa sa ibabaw. Siyempre, kailangan natin tong cover na to directly above it para pagdaan ng vehicle, madistribute yung impact force ng vehicle. Hindi ka agad matatamaan ito, no? Looking at that given, pwede natin ngayon makuha yung elevation of the point that is directly above the top of the pipeline. So, ito yun, no? Sabihin natin ito ay letter A. If I want to get the elevation, that is simply 7.4 plus 2. So, we are having 9.4 meter. Since given din ang station nito, 12 plus 70, ito 12 plus 150, we can get the distance between them, which is from PC going to A, horizontal distance, that is 20 meters. Ngayon class, pag mga ganitong problem, subukan nating gamitin yung grid diagram. Teka lang sir, paano may do-drawing yan? Hindi mo nga alam kung ano yung G3. Yes, that is our problem. Hindi natin mapag-desisyonan ngayon
kung ang G3 mo ay positive o negative. So, how can you draw it? So, syempre, para naman ay maayos yung ating pagsosolve, kailangan ipakita ko yung drawing. Tama ba? So, dahil hindi pa nga natin alam kung ano yung value nun, let us just assume. Assume natin na yung G3 mo ay nasa ilalim. At syempre, yung grade dito sa PC mo, according dyan sa ating given, negative 0.05. So that the grade diagram initially looks like this. Okay. Ngayon, syempre, ito, 0.08, ano, mataas, lagay natin. Hindi ang itsura nito ay isang diretso. Paano natin masasolve yung G3? Kung titignan nyo ito, 20 meters after ng PC, makukuha natin yung change in elevation between these two points. Let us try to get the change in elevation between PC to A. Change is final minus initial. So, final is 9.4 minus 10 meter. Of course, it will give us a value negative 0.6 meters. So, plus yung sign ay napaka-importante sa pagdating sa change in elevation tsaka sa area between the x-axis and the grade diagram. So, let us use the fact that the area between the grade diagram and the x-axis between any two points is basically the change in elevation. Tingnan nyo ito, no? I-project natin ito sa grade diagram. You know that this is 20 meter. E di dapat the area between the x-axis and the grade diagram should be equal to negative 0.6. So sabihin natin, class, na ito yung y1 at saka yung y2. If you want to get the area between two points, pwede mong gamitin yung formula 1 half y1 plus y2 multiplied by the distance between them, horizontal. Dapat equal to sa negative 0.6. Pag ginamit mo to 1 half, y1 is negative 0.05 plus y sub 2 multiplied by the distance between y1 and y2 which is 20 meter. Equate natin sa negative 0.6. So, solve natin yung value ng y sub 2. Negative 0.01. Ibig sabihin, tama tayo na yung y2 ay nasa ilalim nga. Ito yung negative 0.01. Pero ang tanong, ang G3 ba talaga ay nasa ilalim? Itong kagandahan dito. Diba class, mula dito sa PC hanggang dito sa G3, iisang equation of a line lang yan. Itong equation of a line na to, pwede mo na itong ma-model sa calculator. So when x is equal to 0, the grade is negative 0.05. Then when x is equal to 20, the grade is negative 0.01. So pwede mong malaman kung ano yung grade 50 meters away from our origin. So diba ang gagawin lang natin dyan, pwede tayong pumunta kaagad sa mode 3 to. Pag minodel mo yan, that would be 0, and then the corresponding grade is negative 0.05. And 20 meters from this, that is negative 0.01. So ang gagawin natin, kukuhanin natin, ano yung grade na to? When x is 50 meters from PC. Eh di ba ang gagawin natin para malaman natin ito? Eh di kung y ang hinahanap mo, ang pipindutin mo dyan, 50 y hat. Pakita natin sa calculator natin. So again, punta ka ulit sa mode 3, 2. O input natin na. Pag na-input mo na, press AC. Tapos hanapin natin yung grade 50 meters from PC. So 50 shift stat 5, number 5, no? And that is equal to positive 0.05. Ibig sabihin, mali pala ang drawing natin. Kasi although negative to, lumalabas sa ating kalkulasyon na kapag kadiniretso mo pala to hanggang 50, kasi pag ganun yan eh, lalampas pa pala siya sa x-axis kasi positive nga yung naging sagot. Ibig sabihin, mali yung drawing natin. So baguhin natin. Alam na natin yung G3, positive 0.05 pala. Oh, edi masaya na tayo ngayon. Edi pwede na natin gamitin yung formula na pinakita ko na change in grade sa L1 times L1 is equal to change in grade sa L sub 2 times L sub 2. Oh, dito sa una, positive 0.05 minus negative 0.05. Ayan, so that is G3 minus G1, no? Multiply by 50 is equal to 0.08 minus positive 0.05 times L sub 2. Therefore, L sub 2 is 0.10, no? Times 50 divided by, ano to, 0.08 minus 0.05. Therefore, the length L sub 2 is now equal to 166.67. Therefore, yung total length ng ating
unsymmetric parabolic curve is simply 50 plus 166.67. So this is equal now to 216.67 meters. Ito na ngayon yung total length ng ating unsymmetric parabolic curve na masasatisfy yan, na may cover ka pang 2 meter dito sa pipeline. I hope you learned something about unsymmetrical parabolic curve, and please subscribe for more, kasi marami tong lecture na to, halos linggo-linggo o kaya twice a week mag-upload na ako ngayon, kasi nung una madalang ako mag-upload eh, kasi medyo na busy lang mga kaibigan. Okay, maraming salamat. I hope you enjoy learning about parabolic curve. Bye-bye!